Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng Islamic boarding school sa Bengertus Village, East Java. Ang lahat ng mga estudyante at kawani ay nagtitipon sa moske ng boarding school para sa pagdarasal ng madaling araw. Isang batang babae na nagngangalang Herlina ang pumunta sa kanyang silid upang kunin ang Quran, ngunit nakatulog doon. Nang maglaon, dahil sa ginawa ni Herlina, pinarusahan ni Teacher Ayu ang lahat ng babae sa klase sa pamamagitan ng paglilinis ng bakuran, banyo, at kulungan. Dumating si Herlina at humingi ng tawad kay Ayu, ngunit hindi pinansin ni Ayu ang kanyang palusot at inutusan ang lahat na magsimulang maglinis. Si Obi at ang kanyang mga kaibigan, si Nadila at si T, ay nagalit kay Herlina at nagpa siya na turuan siya ng isang leksyon na sinabihan ang mga kaibigan ni Herlina na umalis. Pinayuhan ni Ranum si Obi na huwag gawin ito, ipinaliwanag na isang buwan pa lang roon si Herlina at nag-a-adjust pa. Gayunpaman, iginiit ni Obi na ang kanilang klase ang pinakamahusay sa paaralan. Ngunit mula nang dumating si Herlina, hindi natuloy ang pagdarasal ni Herlina at sila ay pinarusahan para dito. Pagkatapos ng panghihikayat ni Ranum, tuluyang umalis si Obi at ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, binisita siya ng ina ni Herlina na si Devay at ipinagtapat ni Herlina na kinasusuklaman siya ng lahat sa paaralan. Piniyak ni Devay sa kanya na magugustuhan siya ng iba kapag mas makilala pa siya. Binanggit ni Herlina si Ranum, ang nag-iisang estudyante na mabait sa kanya, habang ang iba ay masama. Iminumungkahi ni Devay na subukan ni Herlina na manatili ng isang semestre. At kung hindi pa rin niya ito gusto, kakausapin niya ang kanyang ama. Noon lang nila nakitang pinapagalitan siya ng ama ni Obi, nagtatanong kung ano ang ginawa niya para maparusahan. Sinabi niya sa kanya na marami na siya sa kanyang plato, at hindi na kailangan ng gulo mula sa kanya. Kinagabihan, sinabi ni Devay sa ama ni Herlina na mas masunurin si Herlina ngayon, ngunit sa tingin niya ay hindi niya ito gusto doon at nagmumungkahi na maaaring oras na para umuwi siya. Gayunpaman, tinanong ni Sapto kung ano ang matututuhan niya sa paaralan sa loob lamang ng isang buwan. Iminumungkahi niyang hayaan siyang manatili doon ng mas matagal, dahil kailangan niya ng disiplina. Samantala, sinabi ni Ranum kay Herlina na pupunta siya sa moske at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Pumayag si Herlina at sinabing kailangan muna niyang maghanda, at umalis si Ranum na maghihintay siya sa wudu room. Pagkaraan ng ilang sandali, hinarap ni Naobi at Dila si Herlina, na pinagbibintangan siyang nagsasalita ng masama tungkol sa kanila kay Ayu. Nalilito, itinanggi ni Herlina ang anumang sinabi, ngunit sinimulan nila siyang pahirapan. Sinabi ni Obi kay Herlina na ayaw niyang makarinig ng kahit ano mula sa kanya. Sinubukan ni Herlina na makatakas, ngunit nahuli nila siya at itinapon pababa, dahilan upang masunog ang kamay ni Herlina. Pagkatapos ay dinampot ni Obi ang mainit na bakal at nagbabantang susunugin ang kanyang mukha. Takot na takot, sinubukan ni Herlina na tumakas muli, ngunit hinabol at nahuli siya ng mga babae bago siya makatawag ng tulong. Kinalagkad nila siya sa banyo kung saan ibinaon ni Dila ang kanyang kamay sa isang balde ng maruming tubig at pinahirapan siya ni Obi sa pamamagitan ng pagbuhos ng malamig na tubig sa kanya. Nakatakas muli si Herlina, naabot ang kalsada, ngunit nahulog siya sa harap ng isang kotse na nagpatakbo sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa ospital kung saan sina Devay at Sapto ay nabalisa nang makita ang kalagayan ni Herlina at napansin ang kanyang sunog na kamay. Sinabi ni Sapto na ang pinsalang ito ay hindi mula sa pagbangga ng sasakyan. Hinarap niya ang mga guro, nagtatanong kung paano hindi nila napansin ang pagkasunog ng kanyang anak na babae, at kung paanong ang kanyang anak na babae ay nasa labas ng kanyang dormitoryo ng gabing gabi. Humingi ng paumanhin si Darus, inamin na nabigo silang matiyak ang kaligtasan ni Herlina. Galit na sinagot ni Sapto na ipinadala niya ang kanyang anak na babae sa kanilang boarding school upang mapabuti ito, hindi upang hayaan siyang masaktan o mabuli, at pagkatapos ay hiniling sa kanila na umalis. Kinabukasan, tinanong ni Obi at ng kanyang mga kaibigan si Ranum kung dapat nilang bisitahin si Herlina sa ospital, at samantala, nakita namin na namatay si Herlina sa ospital. Makalipas ang isang linggo, biglang sumulpot si Herlina sa boarding school, at pagkakita sa kanya, nagulat si Ranum, Obi, at ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, tinalakay ng mga guro ang pangangailangang tanungin si Herlina kung ano ang nangyari noong gabing iyon, ngunit iminungkahi ni Ayu na bigyan siya ng oras. Nang banggitin ni Jafar na pinaghihinalaan niyang binubuli siya ng kanyang mga kaklase, pinayuhan siya ni Ayu na ihinto ang pag-isip ng negatibo tungkol sa mga estudyante. Idinagdag niya na habang nagtuturo si Darus sa ibang paaralan, dapat nilang bantayan ng mabuti ang mga mag-aaral upang maiwasan ang mga karagdagang insidente tulad ng kay Herlina, dahil maaari itong makasira sa reputasyon ng paaralan. Nang gabing iyon, habang may klase, napansin ni Ayu na nakatitig sa kanya si Herlina. Biglang sumulpot si Herlina sa tabi ni Ayu at pagkatapos ay nawala. Naikinagulat at nakakatakot na si Ayu na pagkatapos ay nakipag-usap sa isa pang guro na nagdangalang Indri. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Ranum si Herlina kung gusto niyang makipag-usap sa mga guro tungkol sa gabing iyon, kung saan tumugon si Herlina sa pamamagitan ng paghiling kay Ranum na huwag mag-alala at sinabing, walang masamang gawain ang hindi mapaparusahan.
tindahan. Nang gabing iyon, habang nagpapatrolya sa compound, nadatnan ni Obi si City na nakatayo sa banyo. Siya ay tumatawag sa kanya, ngunit hindi nakatanggap ng tugon. At kapag siya ay lumapit sa kanya, si Obi ay natakot nang makita si City sa isang demonyong anyo. Dahil sa takot, dumiretso si Obi sa mga guro para humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot sa pinto, at nagsimulang kumukutitap ang mga ilaw. Hindi nagtagal, lumitaw si City at inatake si Obi, at nakita ni Obi ang mukha ni Herlina sa malademonyong figura, na mukhang galit na galit. Sa sandaling iyon, lumabas si Gani at sinubukang makialam, ngunit itinulak siya ni City. Pagkatapos ay pinuntahan ni City si Gani at sinubukan itong sakalin, ngunit ipinatong ni Gani ang kanyang kamay sa kanyang ulo at nagsimulang magdasal. Tinanong niya ang entity tungkol sa pagkakakilanlan nito at ipinahayag nito na ito ay si Satanas. Nang maglaon, ipinaalam ni Dila kay Obi na pinalayas na ni Gani ang demonyo na sinagot ni Obi na natatakot pa rin siya na inihayag na nakita niya ang mukha ni City habang siya ay sinapian at hindi ito mukha ni City kundi kay Herlina. Kinabukasan, binisita ni Ranum at ng iba pang mga babae si Obi. Ngunit muli siyang natakot nang makita niya ang mukha ni Herlina sa mukha ni City. Hiniling niyang mapag-isa at sinabihan si Ranum na tanggalin si City, iginiit na hindi si City kundi si Herlina. Dumating si Indri nang marinig ang kaguluhan at sinubukang pakalmahin si Obi. Ngunit patuloy na inuulit ni Obi na si Herlina yon, hindi si City. Nang maglaon, nakita namin si Ranum at Herlina na nagbabasa ng Quran nang magkasama. Ngunit biglang naging demonyo ang boses ni Herlina. Tumingala si Ranum kay Herlina, na pagkatapos ay sinabihan siyang magpatuloy. Kinaumagahan, tinanong ni City si Ranum kung sino ang binigkas niya ng Quran noong nakaraang gabi. Sagot ni Ranum na si Herlina yon. Nagtatanong si City kung sigurado ba siya dahil akala niya hindi marunong magbasa si Herlina. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Herlina ngayon at sinabi ni Ranum na siya ay nasa kama pa rin. Gayunpaman, laking gulat nila nang makitang nakaupo na si Herlina sa moske, nakatitig sa kanila. Nang maglaon, sinabi ni City kay Ranum na may hindi tama kay Herlina mula nang bumalik siya. Binanggit niya na si Herlina ay nasa oras na, nakangiti sa lahat ng oras, at nakakapagbigkas pa ng Quran. Noon lang nila nakita si Herlina na papalapit sa kanila, dahilan para matakot si City, at sinalubong lang sila ni Herlina nang nakakatakot ng ngiti bago naglakad palayo. Maya-maya, pagbalik ni Ranum sa kanyang silid, laking gulat niya nang makitang kakaiba si Herlina doon, at bago niya maintindihan ang sitwasyon, huminto si Herlina at lumingon sa kanya. Natakot, tinanong ni Ranum kung ano ang kanyang ginagawa, na sinagot ni Herlina, sinabing siya ang dapat na magtanong kung bakit siya nakatayo roon na nanonood sa kanya. Nang maglaon, sinamahan ni Ranum si Obi para sa mga panalangin sa gabi, at sa panahong ito, nakita niya si Herlina na gumagala. Naguguluhan, iniwan niyang mag-isa si Obi sa moske para sundan si Herlina. Samantala, ang mga ilaw sa moske ay nagsisimulang kumukutita bago magdilim. Natakot si Obi, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang mga panalangin. Gayunpaman, nang bumangon siya, natakot siya nang makitang nakaharap siya sa kabilang direksyon. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang manalangin muli, ngunit muli, nakita niyang nagbago ang kanyang posisyon. Takot na takot, narinig ni Obi ang isang demonyong boses. Ngunit nang siya ay bumangon upang tingnan, wala siyang nakitang tao doon, at bigla siyang pinagmumultuhan ni Herlina. Nang marinig ang sigaw ni Obi, mabilis na bumalik si Ranum sa kanya, at nahanap si Obi na nagdarasal sa maling direksyon. Nalilito, nilapitan siya ni Ranum, at sa pagsuri, ay natakot nang matuklasan na patay na si Obi. Kinabukasan, tinanong ni City si Ranum kung gusto niyang maging roommate ulit, at pumayag naman si Ranum. Pagpunta nila sa kanilang silid, inakusahan ni Dila si Ranum na iniwan si Obi nang mag-isa. Sinisisi siya sa pagkamatay ni Obi, kung saan tumugon si Ranum, na sinasabing labis niyang pinagsisisihan ito, at hinding-hindi niya malilimutan na siya ang huling nakakita sa kanya na buhay at ang unang nakakita sa kanyang patay. Pumagit na si City, sinabing namimiss nilang lahat si Obi, at ayaw niyang mawalan ng isa pang kaibigan. Kinagabihan, nakita namin si Ranum na natutulog sa kwarto ni City. Gayunpaman, nang magising siya, laking gulat niya nang makita ang sarili sa silid ni Herlina. Si Herlina, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, ay nagtatanong kung hindi siya makatulog. Pagkatapos, bumaba si Herlina mula sa kanyang kama at tinawag ang pangalan ni Ranum. Ngunit hindi tumugon si Ranum dahil sa takot. At pagkaraan ng ilang oras, nang lumingon si Ranum, nalaman niyang nawala na si Herlina. Samantala, napansin ni City na wala si Ranum sa kanyang kama. Naguguluhan, ginising niya si Dila at sinabi sa kanya na nawawala si Ranum at nagpa siya silang hanapin siya. Pumunta sila sa kwarto ni Herlina para hanapin siya, pero wala silang nakitang tao doon. Patuloy nilang hinahanap si Ranum at pagkaraan ng ilang oras, nagulat si Dila nang matuklasan na nawala rin si City. Pagkatapos, narinig ni Dila ang isang demonyong boses at sinubukang umalis, ngunit nagpatuloy ang boses at biglang, nakasalubong niya si Herlina. Sinubukan ni Ranum na pakalmahin siya, tiniyak sa kanya na siya iyon, at nang kumalma na si Dila, tinanong niya kung nasaan si City. Sinabi ni Ranum na hahanapin niya si City at hihilingin kay Dila na hanapin si Gani. Samantala, si City ay pinagmumultuhan ni Herlina, dahilan upang tumaka si City sa takot. Nagmamadali siyang pumunta sa moske,
kung saan nagdadasal ang mga estudyante. Napagtanto na may mali, ang kanyang takot ay tumitindi. Biglang napalingon sa kanya ang lahat ng estudyante, at isang tela ang lumipad patungo sa kanya. Sakto namang dumating si Ranum para pakalmahin si City, at napansin ni City na walang laman ang mosque. Bumisita si Dilla kay Gani, humihingi ng tulong, ngunit hindi ito tumugon. Nalilito, nilapitan siya nito at sinubukang gisingin. Habang ginagawa niya, pakiramdam niya ay nakatayo sa likuran niya si Herlina. Paglingon niya, wala na si Gani. Nagsisimulang kumurap ang mga ilaw sa silid, at sumara ang pinto, habang sinusubukan niyang makatakas. Naririnig niya ang boses ni Herlina, ngunit walang nakikita kapag lumilingon siya sa paligid. Biglang may kumatok sa pinto. Sa takot, napaatras siya, at inatake siya ni Herlina. Nagmamadaling pumasok si Naranum at City sa silid ni Gani, at nakitang kinalagkad ni Herlina si Dilla sa dilim. Narinig nilang sumisigaw si Dilla mula sa labas. Si Ayu at Indri, na alerto sa mga hiyawan, ay lumabas upang hanapin si Dilla. Natuklasan nila siya sa mosque, sa parehong posisyon kung saan natagpuan si Obi. Dahil sa gulat, sinugod nila siya at napagtantong patay na siya. Dumating si Naranum at City at nakita si Herlina na nakatayo sa isang sulok na may nakakatakot ng ngiti. Nang maglaon, sinabi ni Gani kay Jafar na kailangan nilang pauwiin kaagad ang mga estudyante. Iminumungkahi ni Jafar na maghintay hanggang bumalik si Darus. Ngunit iginiit ni Gani na ito ay isang emergency at aprubahan ni Darus ang desisyon. Dumating si Naranum at City at ipinaalam sa kanila na ang mga pagkamatay ay tila konektado kay Herlina. Nagtanong si Gani ng karagdagang detalye at ipinaliwanag ni City na nakita nila si Dilla na inatake ni Herlina sa silid ng guro. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga mag-aaral ay hinihiling na magtipon sa mosque at doon magpalipas ng gabi para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, nakita si Herlina na nakahiga sa tabi ni Ranum, nakatitig sa kanya na may nakakatakot ng ngiti. Tinawag ni Herlina ang pangalan ni Ranum, ngunit nakita ni Ranum si City sa tabi niya, na nagtanong kung maaari siyang pumunta sa banyo. Pumayag naman si Ranum at naghintay sa labas ng banyo, habang papasok si City. Sa loob ay naroon na si Herlina, narinig ni City ang tunog ng pagbukas ng pinto, na medyo natakot sa kanya, ngunit inaakala niyang maaaring si Ranum iyon. Gayunpaman, naghihintay pa rin si Ranum sa labas, at tahimik na dumaan si City sa kanya. Napansin ni Ranum si City at sinimulang sundan siya. Sa huli ay nakita niya si City na nakatayo sa isang lugar at nilapitan siya, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si City mula sa likuran ni Ranum na ikinagulat niya at ang figurang inakala ni Ranum ay si City pala ay si Herlina. Parehong tumakbo si Ranum at City sa takot, ngunit patuloy silang bumabalik sa parehong lugar. Biglang hinawakan ni Herlina ang binti ni City. Dumating si Nagani at Jafar at nagmamadaling tumulong na nagawang hilahin siya palayo kay Herlina. Pagkatapos ay hinarap ni Gani ang entidad na nagpapakita na ito ay isang lingkod ng Diyos at isang jinn ng Islam. Inutusan nito ni Gani na umalis sa katawan ni Herlina, ngunit tumugon ang jinn na ipinatawag ito upang patayin ang mga itinuturing na masama. Iginiit ni Gani na dapat itong umalis, nagbabantang sisirain ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Hinahamon siya ng jinn na subukan. Sinimula ni Gani ang pagbigkas ng mga panalangin, ngunit sa kanyang takot, ang jinn ay nagsimulang magbigkas kasama niya. Galit na galit, hinampas ni Gani ang jinn gamit ang kanyang tasbih. Ngunit ang jinn ay tumawa at lumitaw sa likuran niya bago naglaho. Maya-maya ay muling lumitaw ito sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, dumating ang mga magulang ni Herlina. Si Devay ay sumugod sa kanya at sinabi sa kanya na siya ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nakilala ng jinn. Napag-alaman na si Devay ang nagmamaneho ng kotse na nakabangga kay Herlina, na nagkamali sa paniniwalang nabangga niya ang isang tumpok ng kahoy. Kinalagkad ng jinn si Devay sa kadiliman, at ang kanyang walang buhay na katawan ay itinapon patungo sa kanila. Sinubukan ni Nagani at Jafar na kontrolin ang jinn, ngunit nagtagumpay ito sa kanila. Nang ito ay gumagalaw upang salakayin si City, si Darus ay namagitan, hinawakan ang binti ng jinn at itinapon ito sa lupa. Si Darus, sa tulong ni Nagani at Jafar, ay nagsagawa ng exorcism kay Herlina. Ang jinn ay nagpupumiglas ng husto upang makatakas. Sa panahon ng exorcism, nabunyag na inutusan ni Sapto ang mga doktor na itago sa lahat ang pagkamatay ni Herlina, lalo na ang kanyang ina. Dinala ni Sapto si Herlina sa isang salamangkero, sumang-ayon sa anumang bagay para sa tulong ng salamangkero upang mabuhay muli. Ipinaalam sa kanya ng shaman na walang makakapagpawalang bisa sa spell at kailangang ipaghiganti ang pagkamatay ni Herlina. Tinutukan ni Sapto ng pako ang ulo ni Herlina para buhayin siya at maghiganti. Nagmamadali si Sapto upang tulungan si Darus at hinugot ang pako sa ulo ni Herlina, dahilan upang umalis ang jinn sa kanyang katawan. Bumalik si Herlina sa pagiging bangkay. Makalipas ang ilang araw, habang mag-isang nakaupo si Sapto sa bahay, may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, lumitaw ang shaman at ipinaalala sa kanya na sinabihan siya na huwag bunutin ang pako bago matapos ang trabaho. Ibinato ng shaman ang pako at sa takot ni Sapto, nakita niya si Herlina na nakatayo sa harapan niya. Nagtatapos ang pelikula sa nakakagigil na paghahayag na ito.